si Bantag, yun na, yung BUCOR King. Yung pantry kanina, Bantag the Jailer, ito naman is Bantag BUCOR King, ang hari ng Bureau of Correction. Tol, explain mo ko na yung Bureau of Correction as an institution, mga ilan ba ang preso dyan at atay? Then ano yung mga, aside sa Bilibid, ano pa yung mga ibang under ng BUCOR? Hindi ko, tol, asensya na hindi ko maalot yung talagang exact na detail. Hindi ko alam na yan ang mga tanong, pero ang sasabihin ko, ang BUCOR ay may mga kolonyang tinatawag. Yeah, yung nasan yung mga kolonis? Nandun sa Davao, Davao, Penar, Leyte, Palawan, Mindoro, Palawan. Yun. Itong CIW sa Mandaluyong, itong NBP. Ito lahat yan, may nawawala. Sambuanga. Galing buti nandiyan si Atty. Juliet. Pakiulit, hindi ko nagawa. Okay. Sambuanga. Sambuanga, Juliet. Sambuanga. Davao. Davao, Penal. Leyte. Palawan. Mindoro. CIW. At saka, New Bilibid. Okay. Ito. Na, anong tawag yan? Correctional facilities? Colony ang tawag sa kanila noon. Pero yun ay correctional facilities. Itong pito. Ang pinakamalaki, Bilibid. Bilibid. NBP. National Bilibid. Ano ba yung NBP? New Bilibid Prison. Prison. Reservation kasi yan. Tama ba yung, I don't know, yung pagkakaintindi ko. Di ba ang ganda ng building ng Bilibid? Amerikano ba ang nag-establish na? Anong year ba yan? Yung building, ha? I mean, building. Yung ang ganda yung paki. Oo, parang mix na ano na yan, tol eh. Pero hindi ko nga alam yung history niya. Hindi ako masyado sa history kasi. Diyan ako 75 eh. Basta ang ganda. Although hindi basta pa. Basta ano yan. Nagamit na ako niyan. Amerika. Kasi dito sa Manila, yan kasi yung old Bilibid. So may old Bilibid, Manila. Yung Manila City Jail. Yun ang old Bilibid. Old Bilibid yun. Kaya naging new Bilibid prison. Sa Montinloba. Liniklat nila. Sa Montinloba. Kaya noon may mga prisoners of war dati itong old Bilibid. Yung Manila City Jail. Okay, so estimate mo lang yung lahat na tauhan ng BUCOR nung ito, mga ilang taon sa yung under. Nung tumunta kami doon, nung bagong-bago ako, hindi ko nga alam yung exact ano na. Siguro, sabihin mo na lang 4,000, may be. 4 ko siguro, gano'n. Pero 19, hindi, tol. Nakakako, konti. Siguro, dapat kung ito ang dapat na tauhan niya, okay. Siguro, dito lang yon. Kaya ngayon sinasabi kong ginawa nilang family enterprise. Family enterprise kasi nga, yung mga kung sino yung mga nandun mga personnel noon, nag-asawahan sila. Kaya makikita mo yon, may ka-apilyedo ka doon, mag-pare-parehas apilyedo, middle name, pare-parehas. Relative by consanguinity, by affinity, sila-sila na. Yung mga bagong pasok dito, ayaw nilang papasukin. Yun ang... Kasi yung mga empleyado, parang... Makontrol nila yung... Makontrol na nila. Para sila na lang. Oo. Yung family enterprise. Kasi nga... Tatlong family yan. Pwedeng magkapera. Ay, siyempre ito. Yung kung... Sila na lang. Tinambita eh. Tingnan mo, ayaw nilang magpapasok ngayon. Mayroong kaming 1,500 na para sa C1. Itong si General Katapang. 1,500 na bagong C1. Correctional Officer 1. Mag-training. Mag-take-off. Na papasok sa BGA sa... Ngayon, sa BUCOR. BUCOR sana. Pinigilan nitong si General Katapang yung 500. Kasi deliberation yung 1,000. Yung 500... nagre-reklamo kasi yung mga yon utang-utang dito. North. Lahat, hindi naman mga igurot lahat yun eh. Ilocano, Pangasinan, lahat ng pwedeng pumasok na Pilipino in-interpin namin ngayon. Pagdating ni Katapang, in-stop niya. Kawawa yung mga kaya nga nagre-reklamo yung mga parents, may mga umiiyak dahil nga umutang na sila eh. Tapos gano'n, di ba? Kasama ka pala doon ah. Yes, sir. O yun. Charmin.
kasama siya sa oath-taking na sila to. Yan ang mayroon tayong witness ngayon. Hindi siya ang kausapin mo. Ikaw lang nandito? O, kala ko pati si... Okay, yung estimate lang, Tol, yung number of inmates nung nandyan ka sa... 49,000 mahigit. 49,000. Tapos 4,000 personnel lang? Oo. Ay, wala. Underman talaga. Sobra. Okay, so gusto kong i-highlight yun ah, na Tommy, napakahirap yung trabaho ng BUCOR chief. Mga karamihan na, hindi naman lahat. Mga matitigas ang ulo yan, mga hardwood na lang, 49,000. 4,000 lang ang tawad mo. So, ganun, katindi ang at yun ay, hindi pa nandyan sa Pilipid yung tula. Oh, yung watak-watak yung 4,000. Watak-watak sa 7 colonies. Kaya nga ito, nagpaparami kami, pagdating ni General Katapang, tinigilan pa niya. So yung 1,500, tangkad sana correctional officers 1. Kasi nga, baka daw nag-aano ako ng kaharian. Oh. Eh ako, pag nag-retired naman na ako, retired na ako sa BGMP. After ng appointment ko dapat, kung tinanggap nila yung resignation ko, tapos na sana. Sa kanila yung mga tauhan na yun. Nagpaparami tayo, tapos gaganunin niya. Okay. I-stopin niya. Sandali ha. Ayun. Nung tinanggap mo yung BUCOR chief na posisyon, automatic retired ka na sa BUCOR? Hindi doon. Nag-retired ako kasi gusto kong i-concentrate na lang sana sa BUCOR. Kasi nga, ang hihirap ng naging persona ng grata na nga ako doon. Lahat sinakripis eh. Sa Muntinlupa, yung ginawa mong pagpakot. Lahat, Tol. Oo. Sabi ko nga, binangga namin lahat dyan. Lahat ng sindikato, drug lords, lahat ng connection dyan. Sindikato, ang dami namang involved. Nagpo-politics. Pati si Satanas, binangga namin. Di ba? Persona ng grata, tapos yung pinag-irapan namin, wala nang nangyayari. Okay, so mag-commit lang ako, Tol, yung may paratang kasi sa'yo, hindi ko na lang babanggitin na nag-establish ka na ng kingdom mo. Naku, dismayado ako to. Ako rin. Grabe naman anong klaseng, ang hirap hawakan yung ganyang facility, baklang ilalagay doon. Kaya sabi ko, nag-plug ako noon na. Pero ano lang to, may nagsabi lang sa akin. Okay. Ewan kung totoo. Pero sinabi talaga sa akin. Nung may nagsabi daw na, he's establishing his fiefdom. Ano ba yung fiefdom? Nag-research pa kami yung fiefdom. First time ko marinig yung fiefdom. Matalino yung nagsabi ako. Sino ba ito? Ay, naman, di ko na mamanggitin niya. Fiefdom. Ni-research ko, first time ko marinig fiefdom. Kingdom din pala. Sabi ko, ano bang dapat ilagay sa view ko? Di ba dapat matigas? Kamay na bakal? Ganun ang gusto ni Tatay Digong. Eh, ang gusto ng isa, bakla. Ano ba naman to? Anyway, wala tayong magagawa. Okay, so, paano mo tinanggap yung responsibility mo, Tol-Tol? Yung responsibility mo napakabigat. Nung magsimula ka, paano ka nagsimula? Kasi BJP naman ako, Tol, eh. Lahat na alis yan. BGMP, maliit lang. Oh, isang hindi. Ganun pa rin to. Napalaki, mapalit, maliit. Ganun pa rin. Paggaling kang BGMP, ay, dahil, parang lumaki lang yung hawak mo. Dahil lang, the same scope. Ang problema lang talaga doon, yung mga ganito na, ng mga mapeperang sindikato na, yung mga traveler. Ako, nung may nabanggit ka na inoferan ka ng 150 million ba yun? 100 million as bribe money. Ano yung pasalubong? Pasalubong term doon. Oh, pasalubong. Pasalubong pala. Kami naman sa AFP General pabao. Kapag retired na yun. Yun naman, pasalubong. Kasi magiging friendly kasi nagpasalubong sa'yo. Sa amin, pabaon general nung unang panahon. Nung nag-retire na ako, wala na, natanggal na. Mabuti naman. Kasi ano yun? Maalas sa buhay yung magulang. So, ako naniniwala po, Tol, yung sabi mo, tinanggihan mo. Oo, Tol, kasi kaya nga ako nagpepento noon, yung involved na mismong general yon nag-resign dahil nga doon sa 100 million na yun. Kasi pinitiga ko siya eh, kung
ano, hanggang siyempre nagdi-deny na siya, hanggang sa hindi makayanan siguro yung presence namin, nag-resign na. Nag-retire. Early retirement. So, yung kubol, ano yung history ng kubol? Kasi kitang-kita yung ginamit mo, yung mga hitin sa ginagamit. Mga kailan nagsimula ang kubol? Ano yan, Tol? Nung kasama ko yan si General Ilyasar. Okay. Plano-plano yan ng ilang araw na galugad dapat yun. Sabi ko, palagi kasing galugad, iisip ko yung mga kubol kasi, hanggat may kubol, may pagtataguan din. Yes. So, hindi ano, parang paulit-ulit na lang. Sabi ko, sir, maganda siguro gawin natin demolition ng kubol. Maganda yan, sabi ni General Villasar. So, yun ang umpisa. Kaya na, dalawa kayo yung napapanood na video ngayon. Sayang hindi nanalo si General Villasar. Binuto ko yun eh. Sayang. General Villasar, sir. Ulitin mo sa 2025. Siya ang kasama ko doon, Tol. Na nag-demolish muna. Without support. Tapos, hindi naman pinigilan ako ng isang senator. Sabi niya, bago mo demolish yan, dapat ganito. Yes, sir. Kaya napigil yun. So, human rights ka dyan. So, hindi na-demolish lahat ang hindi pa, nung una. Nung una. So, parang may phase 1, phase 2. Naging phase 1 and phase 2 lang. Okay. Yung phase 1, doon sa isang quadrant, tapos yun nga, yung senador na... Kasi dapat pag ano ka, demolish mo lahat dyan, may paglilipatan. Kapag human rights ka, ganyan. Eh di pinagbigyan, yes sir. Sinuri tayo, military tuloy. So, inano ko muna, tinahiminan ko. Kaya nag-prepare kami muna mga facilities, ng dormitories, hanggang makita kung ano na naman. Pwede na ulit. Saktong-sakto na natakasan kami ng 4 na preso. During recovery, napatay yung dalawa dahil may bakal talaga tuloy. Tapos at last, dalawa. Sabi ko, putang ina talaga itong mga hardship, sabi ko. Grabe talaga, sa isip ko lang. Ayun, naging phase 2 na. Na napagbilis yung planong paunti-unti lang dapat. Nung natakasan na? Inolborize ko na yun. Ako mismo na uli ang nagkumanulo. Pero, hindi, kaya nga sa mga preso to, hindi naman lahat pasaway. Yes, of course. Mayroon ding mga gustong magbago eh. Kaya lang, nadadamay dahil nga yung mga may pera, yung sindikato, siyempre kung hindi ka susunod, ano eh, ikaw naman, kawawa, yung kumbaga hindi nakikisama sa kanila. Yun ang demolition ng kubol. So, bago ka na-suspend, na-demolish na ba lahat? Na-demolish lahat. Wow. Palakpak naman dyan! Nakita pa yan ni Boeing. Inork ko siya doon, wala siyang nakita kahit isa eh. Makubol. Okay. Yun pala, sabi ni Katabang, mayroon daw kubol sa loob. E siyempre kasi ganito ang set-up kasi ng isang dormitory tol. Sila-sila nang may control doon. Nagpagawa na ng parang room niya. Kubol din kasi yung room tol eh. Kaya sinasabi niya, kami na naman daw. Ah, ang blood pressure mo to. Pabayaan mo na lang yung friend ko. Puro kape kasi. Kape na lang. Nakilang kape na kasi ako. Tuloy, pasensya ka na.